sa isip na biglang nagsabi na we are not evil. We are not evil. Mm-hmm. Alright. The yung phrase na yan, yung sinabi nilang yan, which is correct. Kasi not all spirits, either white lady, black lady, or merong red lady. Eh. Red lady. And there are also, we call them blue ghosts. Kasi ito, kung bakit nakakaiba ng kulay, baka marami nagtatanong. Because dun sa kanilang aura and yung kanilang emotion, meron pa rin silang emotion eh. Because as a soul, you still have that emotion and you have the mind. Right? So, depende sa kanilang state of mind, dun sa kanilang emotional condition. So, yung black lady ghost na na-encounter ko, I am not saying na siya ay evil. Ah, okay. In fact, wala akong conclusion na siya evil. And nagpakita lang siya as kung ano yung gusto niya ipakita sa sarili niya. And we are not concluding, I am not personally concluding or sinasabi na siya ay bad or whatever, na something very negative. But may mga iba kasi mga encounters na kaya medyo ang sabi ko sa mga tao, kung nakakita ko ng mga dark ghosts, medyo iwas ka ng konti because may mga negative, ano yan eh, mas malakas yung kanila negativity. But this time, kahit paano, sinabi rin, and I understand dun sa area na yon, hindi lang nag-iisa yung entity dun eh. Ah, okay. Yes. So may possibility baka hindi yung black lady ang bumulong sa kanila? Pwede. But maybe kasama rin nila yon, and they were trying to say na hindi naman sila dapat katakutan or hindi naman sila ganun kasama. Or maybe kaya sinabi yung kasi sabi ni Brownie magsasalita ako ng Our Father. Kasi sa time na narinig ko yung voice na we are not evil, so why would I pray? Okay, doon siya pumasok. Yes. Yung sinabi niya na mag Our Father ka. We're not kahit paano, meron tayong kasama na very sensitive din sa kanilang presence. And dun sa area na yon, di ba sinabi ko rin sa inyo na try to feel or try to sense the energy sa area. Because may difference yun eh. While we were walking dun sa hallway na yon, may mga mararamdaman kayo eh. Dun sa una, medyo magaan, right? Then dun sa area na yon, dun sa point na yon, medyo, alam mo yung pads na tayo, sir, no? May energy. Yeah. Dun sa point na yun talaga nagpakita yung black ghost. Meron talaga. So, sir, there's no guarantee na yung sinabi, we are not evil. Eh, galing dun sa black lady kasi so marami sila. Yes. Actually, marami sila. In fact, before that encounter, I tried to communicate with them dun sa upper level nung building na yan. Kasi I think it's the rooftop kasi. Sa rooftop. Ayan. And dun sila nag-manifest. So marami sila, hindi lang nag-iisa. Sir, curious lang kami. Yes. Bakit may difference sila na parang sa tao rin, di ba? May iba-ibang kulay ng skin ng tao. Sila naman, iba-iba yung damit. Merong red lady, may white lady, black lady. Yung nga, represent something about their emotions or... Yes, absolutely. So creative yung din sila. Kanilang, no, kasi yung sa kanilang state of mind yun eh. Nung namatay sila, yung isang na-encounter na isang friend ko na clairvoyant din, red lady yung nakita niya. Uy. Kaya naman siya red because namatay siya sa isang accident and parang naligo sa dugo. Red lady. So not necessarily nakadamit. Not necessarily nakadamit. But yung kanyang buong aura is red. Red, yeah. Ito naman yung black, I would say na itong black ghost ay medyo masama pa rin yung kanyang kalooban or maybe meron siyang dapat na kumbagay yung bang para bang pag nagdadalamhati tayo. So para napaka-dark natin. Diba? Yun nag-reflect din. Nagdadalamhati siya. Yes. Kaya yung sa photo, parang may damit siya na sleeveless. Sleeveless na itim. Na itim. Yeah. But yung sa iba naman, parang shadow siya. Right? Pero sir, meron pa kayong isang ginawa eh. Yung naglalakad kayo, wala ng tao, madaling araw na yun eh. No? Okay. Naglalakad kayo, syempre, walang tao. Tapos nakachinilas kayo. Ginawa ko yun. Wala ko intention to take footage dun sa lugar. Para mayroon na nagsabi sa akin na
i-run mo yung cellphone mo, then i-mode mo sa video, then kunan mo. Okay. Yung mga steps na narinig doon, marami eh. Siguro, kung mapapansin niyo parang marami mga humahabol. In fact, naramdaman ko yung presence sila during during that time. And kung maririnig nyo rin, parang mayroong wailing voice of... Yeah, mayroon tayong narinig na echo, no, mga kaibigan na... Di ba? Babae, babaeng echo at that time. Well, siguro kung around mga 10 or 10 to 11, baka... Maririnig niyo yung echo ng mga tao sa baba, yung mga lumalabas pa. Kung may gising pa. Mm-hmm. Kaya at that time, I don't think in a place like that, eh, gising pa sila. Oh, kasi tao, almost 1 o'clock na yan. At saka, kakaiba siya, kung may mag-echo, hindi naman siguro sa ganun paraan ng yung tono niya na parang... Nasa ilalim ng, parang nasa loob ng balloon. Oo, tapos na dumaan na, woo! At meron pang parang hininga. Oh, tsaka pa yung echo, parang pinipili. Yung echo mismo, parang pinipili lang niya kung sino gusto makarinig eh. Kasi pinakinggan ko rin po sa headset eh. Well, siguro kung mga gusto nilang makita yun, nasa mga internet naman yan, lalo na doon sa aking site. Doon sa aking, yung sa YouTube, meron din yan eh. Eh, try lang nila. Sa Misteryo Logica, meron yan. Worldwide www.misteryologica.tripod. No, it's yung isang site is misteryologica.tripod.com. Yeah. And the other one is Black Lady Apparition. Yes. And the other one is misteryo.multiply.com. Pero sa YouTube meron yan. Kung gusto nyo makita anytime, pero as of now, right now, nanonood sila, makikita nila yan. Yes, of course. Ito sa Ground Zero. Ground Zero. At any message po regarding... Well, kung meron kayong mga encounters with ghosts, with any entity beyond our physical world, huwag po kayong matatakot. Ang mas mainam dyan, alamin ninyo anong dahilan kung bakit sila nag-manifest. Okay. Kasi iba, pag naunaan ng takot, tumatakbo na lang. O kaya kung sana nagpupunta, baka sabihin pa, nababalitan na or what. No. Siguro, gawin natin, i-accept natin isang reality na we are not alone in this material world. Because their dimension ay nag-intermingle sa atin. So, meaning, kasalamuharin natin sila. Abel? Ano pa? Okay ka na ba ngayon? Well, Abel is mayroon siyang potential. So, sensitive si Abeng. Yeah. He can be developed. So, yeah. Ano, okay ka na ngayon? Ang feeling mo? Or okay, nasa ko mamaya masisingkit ulit ako. Kasi ako... Kasi kanina singkit ako kanina eh. Naantok ka na eh. Tapos nga pala, Sir Ray, pag ang tao ba'y naantok, talagang lapitin siya na. Kasi kapag yung brainwave natin ay masyadong mababa, meaning parang nag-aagaw yung gising tayo sa tulog. And yun ang part na napaka-sensitive natin sa kabilang dimension. We call it the altered state of consciousness. Para kang mag-trans na nun eh. Yung brainwave kasi natin nasa baba eh. Zero yan, naka-flop dyan. Siguro yun din naging dahilan kanina kaya madali nila akong nabigyan ng message. Yes, yeah, tama yun. Ano ba yung feeling na nag-umpisa? Sabi mo parang may nag-snap sa may tenga mo? Snap, parang snap talaga. Parang tinesting muna kung may maririnig siya. Ganun yan. Doon na tayo naglalakad. Yung ulo parang naalo. Tapos nung kinikwento mo sa akin, kasi nga yun, medyo kinabahan ako, di ba ako nang mangyari sa'yo pre. Sabi ko, our father ka, just to be sure, or wag mong kausapin. Sakto yun, yung pagsabi niya na magdasal, biglang binanggit. Anong boses nung we are not even? Babae. Maring siya yun. Maring siya na yun. Napakarami rin kasing mysteries within this area. Kaya yung sinasabi nila na you don't have to, huwag mo sila pakinggan, huwag mo sila pansinin, mali yun. In fact, kaya sila nandiyan para malaman natin kung anong abanday lang, ba't sila nandiyan. Ganun yun eh. Ngayon, hindi tayo matakot. Yes, so alam na natin kung anong dahilan, so alam natin anong gagawin natin.